Yan, hello, good afternoon. Nawala ang ating title ah. So, may title ba tayo? So, meron pala. Sa front tayo, wala tayong title. Sa microscope, wala din. Okay. So, wala tayong title. Sa camera. Wala nakapagkatito ng ano. Nawala yung title kaya pala. So, read from file. Okay, bakit yan din ka na? Nawala. Logo. Okay. Wala. Wala. Nawala ang ating logo. So, nawala ang logo ng video card repair. Siya naglalabas. Sa main camera meron. Sa ano wala. Microscope wala din. Lalabas na. Microscope. May logo. Sa front camera. Yun. So, kailangan pala yung nasa una ang title. Okay. So, nawala eh. Okay. Sorry for late. So, ayan. So, we have a job today. This is Tripan. MSI RTX 3070 Ti V2s 3 times. Okay. So, ang problem nito guys. Sunog. Under. Wala nang warranty. Tapos sunog siya. So, marami din siyang mga residues. As you can see. Ayan. Sunog yun sa baba. So, yan ang ating i-re-repair. First, we need to check kung shorted o hindi. So, using tester. Siyempre, dito yan. Shorted siya. So, this is a 12 volts. Okay. External. So, good yung external. So, VRAM. So, good. So, hindi natin alam kung ba't siya nag-bloated. 5 volt. And this 1.8. So, good. And 1 volts. 5 volts. Good. PCI. So, yan yung shorted. Ayan. Kamukha ito nang ni-repair ko na
Parang magkamukha lang din siya ng eye game na re-repair natin. So, buy a microscope. Okay. So, check natin yung mga MOSFET ko. May bloated. Bakit siya nag-shorted? Okay, wala. So, ito. Wow, it's a blow. Oh no. Very sad. Marami naman tayo nito, kaya lang. Ito ano to? It's not a capacitor siguro. So yun lang ang problem. So, dito siya nakakabit. At yan. Balikta rin natin. So, ilabas natin ang kanyang schematic. Screen. So, world view. Ito yung schematic niya. World view. So, ganda yung position nito. Ayan, so kailangan natin ng donor. So dito sana ma-repay po ito. Medyo wasak na. So, may isa pa dito ang capacitor. Wasak. Sarap na ito. Remove natin to. Okay. Malbog na. Wala na itong pag-asa. Sabog. Okay. Kailin kaya ang shorted. Siyangat muna natin to, kailangan natin siyang i-remove yung yan. Yung mga possible damage. Liquid damage, so kaya nag-blow. Kaya nag-bloated siya. Liquid damage dito. Ayan, may corroded. May kulay green. Sana ma-revive.
Linus. Shorted for in Bada. So Lana is shorted, yeah. So it is ground. So it is positive. Okay. So ito so ito ay ground, so kailangan natin ito linisin, tasin natin dito kasi ito ay may connection 12 volts, I think 12 volts to. So view natin ang world view connection siya eh. Yan yung 1050 Ti. Hindi yan, back job. Wala nang warranty yan eh. Yan yung babae na makulit. O, eh, na sinisisi yung ano. Ay, wala nang warranty yan. Pero titingnan lang yan. So, assist lang siya na titingnan. Property checking. So, tanggalin natin yung dummy. Buka natin siyang i-remove. Yung layer. Kasi ano to eh. Baka yung ilalim ay pangit na. Ground. This is a ground. Kailangan natin itong ma-depends. Ilinisin natin. So, kailangan ma-save to. Okay. Ako na mag-check na ba yan? Wala na yung warranty. Titingnan lang yan. Kasi dati pinagawa yan. Tumagal naman yan eh. Nag-ano. Kaya lang. Ha? So may line pa pala dito. Data na to.
So ito yung kailangan ingatan. Kailangan natin siya yung takluban ayusin. Volts. So, dito, ito pala. Tapos ito. Ito na lang ito, linisin. So, malagay yung video natin para isa ayos ito. So, yung ground, ibig sabihin yung ground ay nasunog sa kanyang 12 volts. Okay. Why pa ba itong ano dyan? Bang drill na sa'yo? Ano na ito na pala?
So tingnan natin. Okay. So ito ay ground pala to. So, yung kabila, ito ay ground. So, ito. So, ground din. So, this is all ground except na, except dun. So, except dun sa, ano, ito. So, open line to. Walang bolts. So, check natin kung paano nangyari dyan. Luban. Nagaganto natin ito mamaya. Dito ay ground, okay? 12 volts. Plano. Kailangan natin ng malaki-laking wire. So ito ay gugupitin ko na. Galing ko na to. So, i-put ko na lang ito. Dito tayo kukuha.
So, takluban natin to ng mas okay, UV light. So the USB. Madami. Sana yun.
Hello, baby. Laptop? Di tayo nag-cleaning. Dami gawa. Try na lang sa iba. So, UV light muna. So, UV light. So UV lights, and guys, so waiting na lang for ano, tapos nyan, ano naman, maglalagay na tayo ng parts, okay? Okay. So na yung pang drill. Hindi nakita. Microscope. So, yung lagyan natin ay dito. Kung tayo kukuha ng bagong linya. Saan ang ating, ano? Linisin natin yung, ano niya? Okay.
Yan natin ang mas ito. Okay. You will wait again. Kailangan natin magandahan. Okay. Tapos, lagyan natin siya ng resistor. So, kunin natin ang ating pamalit. So, ganito siya. Ganito ang ating structure. So, try natin doon sa part na yun. Tapos dito. Okay. Kailangan maganda. Okay.
Okay, so walang baglang. So yung ating design. Tapos yung ground. Tapos dito ay tapos dito ay ground. Dito ay ground. So, dikita natin dito ng pesa. So, based dun sa schematic. So, capacitor. So, meron tayong 1, 2, 3, 4. Apat na capacitor. So, 4 pieces capacitor. From small to big. So, na yung ating ano. So, kuha tayo dito. Dito tapos maliit ay okay so, very small. So, may capacitor pa dito ng isa. Ayan, so nalagyan na lang natin dito ng line. Tapos dito, meron ding isa na big. Big yung dito. Ground tong kabila. So, ito ay ground. So, I don't know kung ground siya. Tapos dito, paikutan natin siya dito. So, malaki-laking wire na gagamitin ko. Kuha tayo dyan. Okay. Okay. So, kuha tayo na medyo malaking wire.
Hanap muna ako ng wire. So I think dito medyo big ito. Ay, wala. May bills po. May bill. Ay, kuryente. Tubig. Tubig na lang yung kapay. Bayaran mo na ng cash. Oo. Bayaran mo ng cash yan. 300. 300 lang naman yan. Tapos, i-cut natin siya pag gano'n. Okay. Okay na. Ah, boss, meron pang isa pala. Hindi ko na idaan doon sa gitna. So, hindi natin ay kilo doon sa gitna. Sayang. Doon. Hindi na i-connect. I forgot.
So do it, so it, do it. So mukha nang okay. Mr. Do it. Do it, do it. Okay. Ipa natin. Okay. Sana ay gaman na. Okay. Sana ay gumana ng maayos para maganda. Kapag sumunog ay susad. Susad pa rin yung ating repairing. Sana mag-works para may magandang results. So, yung donor natin is, this is 3070. Yan, so, good donor. So, yung resistor pala. Sukatin natin yung resistor. So, bisa ating ano, tayo natawag na resistor. This is 4.9K. Tingnan natin kung bumigay siya para sa value na 4.9K. Okay, so sakto. It's okay. Okay.
So, sana maging okay. Kapag hindi, sad yun. What do you think? So, tester. So, check. Okay, so may reading naman tayo. Okay. Tingnan natin kung uusok. Okay. Lagyan natin ang pampakulo para malaman kung gagana pa o hindi. Okay. So, mabilisan lang. So, let's power on. Okay, wala. Walang pumutok. So, let's see. A minute. So, nag-display ba? Wow, may display. Oh, nice. May display. So, nice. So, yeah. Nakita nyo ba yung display? So, may init siya eh. So, ano natin yung bench? From shorted and no power. Okay, let's power on. Ayan, as you can see, just wait for a while. Okay, let's see. Ayan, it's good. We have a display. Ayan, so ready na lang for ultrasonic cleaning and stress testing. Okay, so good na guys. It's working fine. So it's perfectly working. Okay, so hanggang dito na lang guys ang ating video repair. Thank you for watching. See you in the next repair. Bye for now.